Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Haba niyan, ano? Ayan. So ngayon pupunta kami ng Costco kasi magpapa-downgrade kami ng aming membership card. Why? Kasi kami guys executive kami dati. So naghirap na tayo. Medyo kailangan na nating i-downgrade. Hindi. Ano lang, sayang din kasi guys yung ibabayad ng $120 ata yon para sa membership. Eh, okay na rin naman dun sa yung pinaka-standard lang nila, $60 lang yun. Pero okay lang, sayang pa rin kasi guys yung $60 kung hindi namin siya ipapa-downgrade. Hindi naman kami yung sabihin mo na talaga na parang lahat ng grocery namin or lahat ng groceries namin doon napupunta or doon bibili. Paano lang naman pasundot-sundot lang naman kami doon. Minsan sa isang buwan, isa o dalawa lang, ganun. Hindi naman talaga siya yung daily namin siyang gagawin or weekly namin siyang gagawin. So tara na, kasi mamaya may pasok pa tayo. Kaya kailangan magmadali. Mahaba-haba pa naman yung oras natin pero... Mabuti na yung magawa na natin agad para hindi tayo nagmamadali. Ayan. Ooh, ganda ng araw oh. Ayan. So anyway guys, nag-adjust na yung oras namin. Nag-plus 1 na kami. So dapat ngayon, alauna pa lang. No? Pero dahil nga nag-additional kami ng isang oras, so plus 2 na. So muna natin yung sasakyan. Baby, ikaw na mag-lap. Ayan. So muna tayo sasakyan. Tsaka yun pala guys, no? Kasabay nung binili ko to, bumili na ako ng solar na CCTV, IP camera. Ayun. Nilagay ko na dito sa taas. Ayan. So solar na rin 'yan. Oh, 'di ba? Diyan ko siya guys nilagay sa baba kasi natatakpan kasi ng mga puno kaya hindi natatamaan ng araw. So mamaya pag bubaba-baba pa yung araw na 'yan, pupunta doon. So masisikatan na ang dalawang to. Kasi ito okay naman yung ilaw ko dyan. May ilaw naman lagi pag umuwi ako sa gabi. So wala akong nagiging problema. Ayan. Tsaka kagandahan siya sa camera na yan guys. Magre-record lang siya pag may nakita siyang motion. No? Na may gumalaw. Dula siya magre-record. Hindi siya talaga real time. Kasi syempre solar lang yan. Mauubos yung battery pag real time. Ayan. So medyo mataas yan para hindi siya abot. No? Hindi yan abot. So, mas na yung sasakyan namin, no? So, damay na rin yung mga kasama ko para in case na magkaroon ng problema, at least alam natin yung nangyayari, di ba? Yan, ganda. Ganda ng weather namin ngayon. Okay. So, punta muna tayo ng Costco. Madulas! Madulas! Yan. So, ganito yan, guys, no? Ikakabit natin siya mamaya. Ganyan yan. Nakaharang yan sa ganyan. O, diba? Para hindi siya naiikot basta-basta. Tsaka maganda yung quality niya talaga, guys. Promise. Mukhang solid naman talaga yung niya. Yung frame niya. Kaya, okay na yan. Hi, guys! Ayan, mainit na tanghali sa inyong lahat. So, on the way na tayo sa Costco. Mabilisan lang to kasi may pasok na si Alvin mamaya. Kahit Sunday, no? Sunday kasi nag-i-start yung trabaho niya. Pero, maaga naman natatapos yung week niya. Kasi pag Thursday na madaling araw, wala na yung pasok. So, tuloy-tuloy na yan. Kaya ngayon, habol muna kami sa errands. And, dapat nga asikasuhin na muna tong membership namin sa Costco. So, naitawag ko na to. So, magtataka kayo. Bakit? Kasi, premium membership yung kinuha namin last year. Kasi yung premium membership na $120 na per year, may promo siya last time na pag kinuha mo yung $120 na membership, magkakaroon ka rin ng free $120 voucher. So, parang wala kaming binaya doon. Kaya sabi ng nag-a-assist sa amin, kunin nyo na rin tong promo. Tapos, kung gusto nyo mag-downgrade next year, sabihan nyo lang. Kaya lang ito nga,
maraming nangyari na sa buhay natin, nakalimutan ko na kailangan mag-notify prior to the renewal. So, na-renew kami automatically. And, yan, na-automatic deduct yung $120 na kahit sana ang plan namin ay $60 na lang sana. Kasi tapos na yung promo eh. Na-utilize na natin yung free $120 na voucher. So, sabi naman ng operator na nakausap ko, tinawag ko na kasi yung if ever there's a chance na makancel yung automatic renewal. Kasi nga, nakalimutan na nga namin. Although sa amin yung lapsa, nakalimutan namin magsabi prior to the renewal date. Sabi, pwede naman yun, ire-refund sa amin yung $120 na na-deduct sa credit card. And magbabayad kami ngayon ng $60. Yun yung sabi ng operator ha. So sana, ganun din yung mangyari dito sa site, sa Costco site mismo. Kasi syempre mamaya, di ba, iba yung sa operator, iba yung dito. But hopefully, ganun. At maibalik sa atin yung extra $60 kasi hindi naman talaga namin kailangan yung premium membership. Maganda siya para sa mga company, yung maraming binibili talaga. Kasi masusulit mo yung rebate. Eh, pero kung hindi naman kami ganun talaga karami lagi mag-shopping sa Costco, pero kailangan talaga rin namin yung Costco kasi diapers, yung mga ganyan other needs, yung okay na sa amin yung pinaka basic membership, which is $60 a year. So okay na yon. And nasusulit rin namin yung rebate kasi sa pagpapagas. Yan, murang-mura din yung gas kapag Costco member ka. Kunwari 1.30 yung regular price ng gasolina sa iba't ibang gasoline stations dito. Pag Costco member ka, punta ka sa gas station nila, parang 1.21 na lang. So ganun yung discount na makukuha mo. Kaya minamaintain pa rin namin yung membership. Tsaka meron pa. Nagkaroon tayo ng rebate no for the year, $89. So nasulit din natin yun. Hindi, tsaka Fries, pizza, mura. Murang-mura, hindi na yun na binabago. Minamaintain talaga ng Costco yun. Yung hotdog nila, ako 1.5 lang. And then may drinks pa yun na. Yung drinks, 89. Oh, pag sineperate mo yung drinks at ayaw mo ng hotdog, so, 0.89 ka lang. Tapos, only pa yun. So, kung magstay ka doon, magpakalunod ka sa soft drinks. And then, mura lang din yung pizza nila, $2 something. Ang laki na. So, never kami bumili ng dalawa ha. Kasi, isang cut pa lang, sulit na sa aming dalawa. Tapos, favorite din ni Alvin doon yung ice cream. Alam mo yung sundae? Yung sundae nila. Yan. Pagkasama na siyempre si Sayon. So, hindi kami mahilig sa chicken strips, no? Tsaka sa poutine. Although, parang staple food nila dito. Yung fries na may sauce. Masarap daw yun. Pero syempre, hindi naman tayo Canadian. So, yung mga Canadians mahilig sa poutine. Yung sabi ko, parang lumalambot na yung fries kung nakababad sa sauce. Syempre, tayo nahilig tayo sa fries na yung malutong, crispy, ganyan. So, iba-iba naman ang choice. Yan. So, malapit na tayo. Tingnan natin ang magiging resulta ng ating renewal for membership. Sarap ng araw, guys. Yan ang maganda sa Calgary. Puro araw. Kahit may snow, may araw. Yan. Okay, so dito na tayo guys sa Costco. Sana ma-downgrade, no? Sana natin kung gaano sila mag-assist sa mga members nila. Yeah, hindi natin. Wala naman tayong bibilin dito, di ba? Wala kami kailangan dito eh. Marami ka nang mabubutol. Hindi na. Wala naman tayong importanteng bibilin. Ito lang talaga sa dyan namin guys, yung card lang na to. Tignan natin kung anong mangyayari. Guys, daming tao ngayon dito sa Costco. Tignan nyo, sobrang dami. Ano masasabi mo? Parang may sale kung ganyan kahapon. Natetempt ka na check, no? Titingin ako guys ng memory ng camera natin kasi minsan naglo-lock yung audio. Parang nag-slow na daw yung copy eh. Medyo matagal na kasi itong SD card natin. Galing pa to sa Pilipinas. Ayan, so anong nangyari? Ano bang nangyari? Hindi kami naka-downgrade kasi in-advisean muna kami ni Kuya na nag-assist sa amin na tingnan pa raw namin yung spending namin for 6 months. Mm-hmm. Kapag hindi kami masyadong gumastos,
mas maganda i-refund na lang doon during that time. Kasi kapag kunwari during the 6 months tapos marami kaming nagastos, sayang daw kasi yung rebate pag nag-downgrade kami agad. So he's just looking for benefit din namin. Ayaw niya rin naman kami matanggalan agad-agad ng rebate. Kasi yun yung difference pala nung gold member, yung basic membership versus yung executive membership. Kapag gold member ka lang, wala kang rebate kahit gaano karami yung nabili mo. So kapag executive membership kasi, ayan, meron kang rebate na 2%. Yan, basta I think ma-reach mo yung $1,000 na gastos for the year. Yeah, sayang din kasi. So at least naman binigyan niya tayo 6 months kapag kunwari until June or July, hindi tayo gumagastos masyado dito sa Costco, sabi niya, balik lang daw kami and then i-refund niya yung $60. So, yun, at least may time kami to assess yung aming gastos, di ba? Pero kasi last year, nakaabot kami ng $1,000 for the entire year na gastos dito sa Costco dahil sa more on gas talaga yung gastos din. So, let's see. Yan. Canceled ang ating downgrade kasi yun daw yung makakabuti sa amin. Kasi nakukuha naman din daw namin yung bayad because of the rebate. Yun. So, yun guys. Saan na tayo ngayon? Punta muna tayo ngayon ng Goodwill. Ayan, kakarating lang natin ang bahay galing sa Goodwill. Yung Goodwill nga pala na pinuntahan namin is yung Goodwill Impact Center. Kasi may types ng Goodwill kung saan magbabayad ka per item. And itong Goodwill na pinuntahan namin, ang bayad dito ay per timbang. So, $1.35 per pound. Yan. And ito ang napamili natin. Hindi na ako nakapag-vlog ha, habang namimili. So, sila Alwin at Zion, naiwan lang yan sa kotse kasi bawal ang kids doon. Okay? So, ako yung tumingin. So, nakakita naman ako kung ano-ano. Since, diba, nag-aayos tayo for our balik bayan box. So, naisip namin pang-fill ng gaps para hindi aalog-alog yung box mo. Kaya, yan, since marami ako nakitang kung ano-anong kumot, yan, bedsheet, tuwalya, ano lang naman to, pang-feel kung ano mang magawa ng aking mga kapatid dyan, nanay. So, pag naisama sa balikbayan box, sila na bahala dyan. So, tingnan natin isa-isa. Wow, dami ah. Alright! So, nakakuha pa ako ng parang bin, trash bin. So, kasama to sa timbang super gaan lang. Kaya, diba? Yan. So, ito, tuwalya. Malinis pa. Pero syempre lalaban natin yan. So wala pang mga markings ng Clorox, ganyan. So bilangin natin. Tuwalya. Pangalawa, white naman. So tinitinan ko rin yung kung madumi ba siya, overuse, maraming himulmul. Marami ka naman pagpipilian dun eh. So mga pang siksik lang to sa balikbayan box. Para hindi mabasa kung ano man, hindi malukot. Tapos ito, bedsheet. Yan, super clean pa nito. Malaki. Hindi pa to nakikita ni Alvin kasi hindi siya kasama. So, pwedeng pang kumot-kumot. Sabi nga ni Alvin what if mag-ukay business tayo? Pero hindi talaga ako, hindi pa ako marunong sa mga tinda-tinda. So, more on padala lang sa pamilya. Bahala na yung mga kapatid ko kung gusto nila itinda yan. So, another bedsheet. Yan. Gusto ko yung mga nude or plain. Ayoko ng mga striking colors. Yan. May mga red pa dun, may dark, mas mga orange. So, hindi na natin pinili yun. Ito, okay na to tayo sa gray. And then, ito pa. Ang ganda ng tela nito. So, yun dito ay pang malamig to. So pag bibirin mo to sa mall, napakamahal, mga $15 to $20. Yan. And then so another tuwalya. Yan. So ang dami namin pampasak sa box kasi nga sabi ko maglalapse na yung promo nung Alin. Yan, pag di natin napadala to until March 22,
masasayang yung free nila na 2 small boxes. So sabi ko, punuin na natin. Eh, wala na kaming ibang magulit. Oh. So yan na lang. So, diba, panay tuwalya. Pang fill lang talaga ng gas. Pero malilinis pa. Tapos lalaban pa natin yan bago ipadala. And then, may nakita ko jacket for Zion. Ayan, dinosaur! Tingin siya, oh. So, laban muna natin yan bago gamitin. So, ito pa, munas lang to. Basahan for kitchen. Ayan. Yes. Then, oh, parang sweatshirt ni Zion. Diba? Cute. Yan ang colorful na nakita ko. Kahit ayoko sanang bilhin. And then, ano ba to? Leggings. Tapos ito, sama pala, kanakyutan lang ako. Sabi ko, baka pwede ko pang office since malapit na tayo mag-work. Ayan, nakita ko lang siya. Wow, naging dinosaur si Zion. Tapos ito, polo for Zion. Yan, diba? So, dami. Hulaan nyo guys kung magkano to lahat. And then, ito maganda. Another dinosaur. So, light lang na jacket. Perfect for summer. Pag mainit. Dito pang winter. Yes! Wow! Dinosaur! And then ito, binilit ko to para sa yan, kapatid ko na mahilig sa aso. Dog roos for apron. Diba? Mahilig sa aso, mahilig din magluto. So, yan. Padala na rin yan sa Pinas. And then, white shirt. Just in case. Diba? Mahal kasi dito. So, nakita ko na super linis pa niya. So, ewan ko kung saan paggamitan ito. At least, sabi ko, super gaan lang yan. Why not? Yes. Airport. And then, Shein. Shein? Na heat pack. Yan. Diba? So, okay pa yung tela. And finally, yan. Diba? Sweatshirt. Yan, wala si Alwin. Diba? Cute. Cute nung nandito sa gilid. Although, hindi ko alam kung brand na to. Better bodies ang nakalagay. So, hulaan nyo to guys kung magkano inabot niyang lahat ng pinakita ko. So, lahat-lahat ng yan ay 17 pounds. So, ang naging total ko ay naging nasa $22 lang. Lahat-lahat na. Biruin nyo yun guys. Kapag bibili ka ng isang tuwalya lang sa Goodwill na yun na thrift shop ay nasa $5 to $8 isa. So, nakailan akong tuwalya dyan. Pero dito ay, yan, $22 lahat-lahat na. Yan, meron pa tayong bin. Dahil dito sa, kulang ako ng bin para sa, ano, dining area. Kapag nagkakalat si Zion, di ba? Yes? So, yan. O, nakita ni Zion yung dinosaur. So, ngayon na lang ulit kami nakapag-Goodwill Impact, guys. Kaya naparami ang aking kuha. Si Alwin nga hindi na pumasok eh, kasi nagmamadali na siya for his work. Ayan, tuwan-tuwa na sa dinosaur. Pero lalaban muna natin yan, Zion. Okay? Okay. Okay? Dinosaur. Ayan. So, yung Goodwill Impact nga pala guys ay malapit lang dito. So, nasa Southeast yun. Isa lang naman ang Goodwill Impact dito. Diba? Yeah, diba? So, yan. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog for today. If you have any questions, please comment down below. And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aming channel, please do subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa aming latest video uploads. So, yeah. We'll see you on the next one. Peace. Bye. Bye. Goodbye. Say, I'm Zion. Zion. Bye.